everyone, it's me here, Kunkuja de Kitos, and welcome back to my YouTube channel. So ngayon nandito ako sa garden again. Okay, ang topic ko ngayon is about the medicinal plants. Okay, so bago kong na-discover itong medicinal plants na ito. Ito po siya, oh. Ito, ayan. Ayan. So ito po yung medicinal plants. Now, na-discover ko lang po ito nung na-disgrasya yung anan, na-aksidente yung anak ko. Nagkasugat siya. That was January, I think, December last year, January this year, na na-accidente siya ng motor. Marami siyang sugat dito, malaki dito, and then dito sa mukha, and then sa ano niya, sa dito, sa elbow, sa mga paa niya, sa tuhod niya, ang daming sugat. At ayaw namin pumunta ng hospital kasi na, ano, malakas pa noon yung, ano, yung COVID. Takot kaming magpunta ng hospital, kaya ano, hinanapan lang namin ng ano, remedy na hindi kami makapunta ng ospital, kanon. So ang nangyari, nilakad ko yung kahabaan ng ano, kali namin. Naghahanap ako ng hagunoy, kasi ang alam ko hagunoy ang nakakagamot ng sugat, kasi nasubukan ko na rin yon, yung hagunoy. Yung may nakakita sa akin na naglalakad ako sa kahabaan ng daan, sabi niya, "Mama, anong hinahanap mo?" Sabi ko, "Hagunoy." Kasi sabi niya, "Anong gawin mo sa hagunoy?" Sabi ko, "Igamot ko sa sugat ng anak ko kasi na-aksidente po siya." Yung sabi niya isang tao, "Ma'am, wala ditong hagunoy. Nasa bundok yun, doon sa ibabaw." Kasi dito sa amin, bundok na yun sa ibabaw namin eh. So, sabi ng isang tao, "Ma'am, mayroong mas mabisa pa doon." At sabi niya, "Ito, ma'am, itong pilot-pilot." Itong pilot-pilot is the native name dito sa amin. Bakit siya tinatawag na pilot-pilot? Kasi yung sugat ay napipilot talaga. Yung bang tumiklop yung sugat, ganun, kaagad yan. So, wala akong nagawa at dahil takot akong mapunta ng ospital, ay nako, dinala ko yung, ano, yung halaman. And then, ginamot ko siya gamit itong halaman na to. Ang scientific name nito is Acalypha indica. Yun ang scientific name. Iba't ibang lugar, iba't ibang pangalan nito. Again, Acalypha indica. Okay? So, ganun. Dinikdik ko, pagdating ng bahay, dinikdik itong dahon. Naniniwala na lang talaga ako kasi wala na akong magagawa eh. So, dinikdik ko ang dahon, nilagay ko sa, ano, sa sugat niya. And then, inisa-isa ko yung sugat na lagyan ng gamot kasi sabi ng mga tao doon, mahapdi daw, mahapdi na mahapdi. Sabi ng mga tao, patiisin lang daw. Kaya inisa-isa ko na lang. So, dinahan-dahan, inisa-isa-isa. Okay, so ngayon, ang nangyari, sumisigaw siya habang ginagamot ko nito. Eto, okay? And then, inulit ko, nang nalagyan ko na lahat, mga 10 minutes after, ay yung sabi niya hindi na daw masakit. Sabi niya hindi na masakit na, kaya nilagyan ko ulit, inulit ko ang paglagay. Ayan, sumisigaw na naman siya sa sakit. Alas 8 yun, papunta siya ng ano, trabahoan niya. Hindi siya nakapasok dahil na-aksidente nga siya. So, pagkatapos ko umaga pa yon, pagkatapos ko nalagyan ng dalawang beses, ayan, pagkahapon na, pag-uwi ko galing sa school, ayan, nagsabi na sa mama, yung sugat ko nag-dry, ganun. So, pagka kinabukasan, hindi, pagkagabi, linagyan ko ulit. Kahit nag-dry na, nilagyan ko ulit. And then, pagka kinabukasan, gumaling na yung sugat niya. Napilot talaga, nag-close talaga yung sugat niya at saka nag-dry. Ayan, so epektibo talaga itong halaman na to. Okay, and then tested and proven for me. Tested ko na and then proven ko na talaga na effective siya. And then, nung nalaman ko na gamot pala siya, based on my own experience, nag-research na lang ako kung ano ito talaga. And then, nandoon din stated sa Google na gamot pala siya sa acne or sa pimple. Okay. At wala naman kaming pimple sa family namin sa for now. Pero yung isa kong anak ay merong eczema, yung skin disease, yung parang parasites. Okay.
eczema. Paulit-ulit 'yon kahit ginagamot na ng ano ng yung over the counter na mga ointment at saka sinubukan na rin namin yung salicylic acid pero babalik ulit yung kanyang eczema. Okay, so ang ginawa ko, sinubukan ko rin ito, yung kanyang eczema. Alam nyo ba na paglagay ko pa lang dito ay sabi niya kumakati daw yung ano niya, yung eczema niya. Pinaulit-ulit ko ng paglagay, pagka kinabukasan, alam nyo ba na wala na yung eczema niya? Hanggang ngayon hindi na po nagbalik yung eczema niya. Mabisa po siya sa skin diseases. So isa na doon is the eczema, yung ginagamitan ko nito, eczema ng anak ko. Okay? So ngayon wala na siyang eczema. Ganun po ka-epektibo itong halaman na to. Sana'y subukan niyo. Mayroon pa pong maraming benefits nito, pero ang nasubukan ko lang po ay ang paggamot sa sugat, sa pimple at saka sa eczema. Okay? So that is all, and sana'y na may natutunan kayo sa video ito. And then, ito pala. Ito is kinakain din ito. Yung roots nito, kinakain din sa pusa. Ganun. Okay, so that is all. And sana'y may natutunan kayo sa video ito. And then, sana'y mag-subscribe kayo. Sana'y mag-like kayo. At sana'y mag-share kayo. Okay? So that is all. And bye-bye. Bye-bye.